Okay, Robert, of course, this did not happen overnight. When did you begin to notice the pronounced shortage of healthcare workers, nurses in particular, in many hospitals? Because the reports that we've been receiving is quite worrisome, indicating that entire floors are just manned by a nurse or two, perhaps, and no doctors in some emergency units of a lot of hospitals nationwide. When did this begin happening? Alam mo po, Sir Stanley, ano, bago man lang mag-pandemic, talagang malala na yung understaffing. Ngayon, dumubli or tumipli po, ano, kahit nga yung mga nasa private hospital natin, the other day, nakita natin na marami na daw COVID cases sa kanila, pero hindi sila tumanggap ng mga cases na yan dahil wala daw pong nurse na nakasign doon. At, at ito yung worry nila sa private sector kasi marami daw tumatanggi ng mga nurses na mag-duty na sa COVID area. Kaya lalong-lalo na demoralisado sila dahil hanggang sa kasalukuyan yung health emergency allowance nila ay hindi pa rin nabibigay totally doon sa mga private hospital at sa mga LGUs. Kaya ito yung kinakatakutan natin, ano, Sir Stanley, kasi what if kung talagang sa sobrang inis o galit ng ating mga health workers ay talagang hindi na talaga mag-duty sa mga hospital. Ito yung ano natin na baka wala nang mangangalaga sa ating mga pasyente. Okay. Robert, hindi lang siguro ito galit, no, or healthcare workers that refuse to report because of the pay or the lack of benefits. Do you think this has something to do with the fact that when the economy reopened, when the borders were reopening, a lot of them really took advantage of employment opportunities abroad? Dahil parang it seems unrealistic na napakabilis ng brain drain in the last couple of months or since the economy or the borders have opened to employment overseas. Do you think this is the case? Yes, sir. At alam natin na tayo sa Southeast Asia, tayo ang pinakamababang upasahod ng mga healthcare workers. Ano? So open na lahat yung ating ibang bansa para tumanggap ng mga health workers, ano, para, lalo-lalo na yung mga nurses. Ano? Kaya karamihan, ginagrab na rin nila yung opportunity na, na umalis ng bansa para lang magkaroon ng greener pasture at mabuhay ng maayos yung ating yung kanilang mga pamilya. Dahil alam natin na tumaas ang mga bilihin at yung karampot ng sahod dito sa Pilipinas, hindi na po kaya ng ating mga health workers. Kaya ang panawagan nga namin, dapat sa gobyerno, dapat ang entry salary or salary equivalent ay 33,000 at sa ating mga nurses, both in public and private, dapat nasa 50,000 na po ito para manatili yung ating mga health workers dito sa ating bansa. Okay, meantime, Robert, the situation is a lot of these hospitals are of course understaffed and then there will be forced hiring of new healthcare workers, lalo na yung mga bagong graduates who do not have the experience. What is the danger of getting fresh graduates in case there is a possible surge in COVID cases as well? A lot of healthcare workers are barely even handling the regular diseases and cases, hospital cases. How much more if there is a surge in COVID-19 cases that would require hospitalization? Yes, ito yung nakakatakot din, ano, Sir Stanley, kasi yung mga first graduate, ano, kasi wala pa talagang experience regarding kung paano nila pangalagaan itong ating mga COVID cases po, ano. At the same time, siyempre, naghahanap pa rin sila ng experience. Sa ngayon, ito yung kailangan natin talagang masinsinang turuan yung ating mga first graduate na mga hinired natin na bago kasi doon sa usapin ng experience, talagang wala silang mga ganong experience pa at nangangapa po yan. At alam natin na siyempre yung mga dati na dyan, sila yung mga magtuturo para paano i-handle. Pero dahil nga sa sobra-sobrang trabaho, hindi talaga natututukan itong ating mga fresh graduate. Kasi minsan nga, nakikita natin, supposed to be dapat ang fresh graduate, pero siyang kasamang charge nurse or matagal na. Pero dahil nga sa kakulangan ng staff, minsan nag-iisa na lang yung mga first graduate sa mga wards. Kaya ito yung nakakatakot kasi yung kaba rin nila, baka mamaya yung mga first graduate na yan, dahil sa kaba na i-assign ka sa COVID area, possible, baka mag-resign din kaagad yung mga health workers na ito. Okay, Robert, balikan natin yung sitwasyon during the COVID pandemic. No? At the height of that pandemic, 2 years back perhaps, healthcare workers had it worst with long hours of work, measly pay, the risks to their lives as well, and the undelivered promises of allowances and adjustment of salaries. Has this changed? May nabago na ba? And ano yung update from the time that the government had promised these adjustments to health workers' salaries and benefits?
Sir, ano, sa tingin natin walang pagbabago pa rin at mas lumala nga ang sitwasyon ng ating mga healthcare workers. Kasi doon sa usapin ng tao, sinasabi ng ating Department of Health OIC, very na aayusin yung mga benepisyo, yung sahod ng mga health workers, both public and private. Pero hanggang doon lang, kahit na si President Bongbong Marcos, ano, sa panahon ng kanyang inauguration, sinabi niya na bukas iba na, iba na daw yung gagawin niya para yung kinabukasan ng mga nurses. At nung kanyang suhan, sinabi rin, unahin, bibigyan ng prioridad yung mga benepisyo ng mga healthcare workers. Pero hanggang sa kalukuyan, sir, wala pa rin po ng pagbabago, ganun pa rin siya. At panawagan natin sana kung si President Duterte sa panahon ni President Duterte ay dinubli ang sahod ng ating mga kapulisan, sana ngayon lang, ngayon pa lang magkaroon na ng executive order, maglabas na dapat dublihin din ang sahod ng ating mga health workers para manatili sa ating bansa. Okay, so meron na nga problema, no? Meron ng shortage, and then all of those promises or most of those promises were not even delivered by government. No less than the Department of Health admitting a concerning shortage of workers now. We need at least 160,000 doctors currently and over 300,000